Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. For today's video, bisitahin naman natin ang isa sa mga sikat na dinadayo ngayong simbahan, ang Caliruega Church dito sa Nasugbu, Batangas. Ito ay malapit lang sa arko na Welcome to Nasugbu kung galing tayo ng Tagaytay. Pagpasok natin ng arko na yon, mga ilang kilometro lang, makikita natin dito sa may right, left side natin, mayroong papasok na daan. Ito yon, ayan nakikita niyo. So, dyan tayo papasok, papunta din sa loob at makikita na natin doon yung daan papuntang Caliruega. Maganda ang kalsada papasok kasi simentado siya at hindi pa ganun kalubag. Pero pagdating natin doon sa malapit na talaga sa simbahan, medyo hindi na talaga siya okay. Yan. Kikita nyo naman yan guys. Oh. Kung may mga sasakyan kayo, siguro mga 30 to 45 minutes mula doon sa Tagaytay Rotonda, mararating nyo na ang Caliruega Church. Kung sa mga bikers naman, siguro mga 1 to 1 and a half hours. Papunta ka pa lang guys, panalong-panalo na ang view. Kitang-kita nyo, ayan o. Oh. At malamig ang lema. Lemang Tagaytay pa rin. Kumain sa ganyan, no? Tapos kita mo yung view. Ang sarap, napaka-relaxing talaga. Eto na yung sinasabi nilang mag-long ride tayo yung walang ingay ng lato-lato. Pagpasok natin sa may guardhouse, magbabayad lang tayo ng entrance fee na 30 pesos. At kung may sasakyan kayo, meron din silang parking fee. Depende kung anong klaseng sasakyan dala nyo. So ayan na guys, eto na yung bubungad sa'yo pagpasok natin. Eto yung tinatawag nilang fountain compass. Madalas nakikita ko lang to sa mga post sa Facebook o sa mga kahit sa ang social media. So ngayon talaga napuntahan ko na. Kung akala nyo yan na yung chapel, hindi pa. Kasi nasa taas pa niyan ang tinatawag nilang Transfiguration Chapel. So bago tayo pumunta doon guys, mag-ikot-ikot muna tayo rito. Ayan o, nakikita nyo yung mga markings ng compass. Ang Caliruega Church ay isang simbahan na nasa taas ng bundok o ng Borol. Napakagandang lugar to para sa mga retreat or recollections dahil sa napaka-peaceful at napaka-calming na ambience. Perfect din to na venue for mga kasal o kaya mga reception after ng kasal. Pagpasok natin sa loob guys, makikita natin yung hagdan papunta dun sa chapel. Pero hindi tayo dadaan dyan. Dun tayo sa kabila dadaan para mas makita pa natin yung view ng buong lugar.
habang naglalakad-lakad kami, napakaganda ng view. At yung simoy ng hangin, napaka-fresh. Sabi nga nila, Kalerweka Church, close to nature, closer to God. Marami-rami rin kami nakasabay na mga dayo o mga turista galing pa sa iba't ibang lugar na gustong pumunta rito. So ayan, dati nakakita ko yan sa mga pictures lang sa online. Ngayon, napuntahan ko na talaga siya. Ganda dito guys, napaka-relaxing. So ayan, dito naman tayo sa Koi Pan. Maraming isda na koi ang nandito sa loob ng pan na to. Pwede kang maglakad-lakad kasi meron silang walkway para sa mga tao. Pwede kang mag-picture taking or kung ano mang gustong gawin. Magmuni-muni kasi meron din kasi siyang mga upuan. Para kang pumasok sa gubat, pero meron naman siyang daanan. At saka safe naman. Pala guys, meron din silang hanging bridge. Hindi nga lang ako dumiretso kasi nalulula ako pagdating sa gitna. Bangus.
Ito naman guys, yung hagdan. Kasi kanina, di ba, hindi tayo umakyat doon sa pinasukan natin. Para diretso sana doon sa Transfiguration Chapel. So, ito, hagdan na to, ang labas natin dito, doon pa rin sa Transfiguration Chapel. Pero hindi nga lang doon sa stairway tayo dumaan sa loob, kundi dito sa labas. Medyo nakakapagod tignan kasi matarik, pero malilim naman siya at pwede ka naman mag-stop. So ayan guys, pumasok na kami sa chapel. Maliit lang siya, hindi naman siya ganun kalaki. Pero kung halimbawa gusto mo lang talagang maging solemn yung pagpunta mo rito, ayan, perfect na lugar to. Nung pumunta kasi kami, may ikakasal, kaya hindi na kami nagtagal dun sa loob. So ayan guys, next time na bumisita kayo ng Tagaytay, diretsuhin nyo na rin tong Caleruega Church para mas maganda rin yung gala nyo. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!